Huwag yung kayo magkadisgrasyahan tayo niyan. Sinasabi ko yung madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Ang Sentro Balita, rehabilitasyon ng Marawi City tuloy na sa Agosto. Bagamat bahagyang naantala, tiniyak po ng pamahalaan na magiging dekalidad na gagawing reconstruction sa lungsod. Ang Sentro po ng Balita niyan mula kay Rocky Ignacio. Sa ikatlong linggo ng Agosto na magsisimula ang rehabilitasyon ng Marawi sa halip na ngayong buwan ng Hulyo. Kinumpirma ito ni Secretary Eduardo de Rosario sa Bangon Marawi Press Briefing sa Malacanang. Pero hindi anya ito makakaapekto sa target completion ng rehabilitasyon ng Marawi sa taong 2021. Well, unfortunately, we could not meet that indicative timeline because we had an unsuccessful negotiation with Bagong Marawi Consortium. And now we are on the process of negotiating with the next in line, which is the China Power. And with regards to the details of the ongoing negotiations, I was informed that the groundbreaking is reset on the third or last week of August. So with this new development, we could not undertake the groundbreaking this month. So instead, it will be third or fourth week of August. This will not affect basically our target date of completion, which is the last quarter of 2021. Kabilang sa mga ibinigay na dahilan ng usaping legal at pinansyal, sa kasalukuyan ay magsisimula ng negosasyon sa China Power. Bahagi ito ng selection process para sa Swiss Challenge. Doon sa determination ng selection committee, the Bagong Marawi Consortium failed to satisfy the compliances with regard to financial, technical, and legal, those three parameters. For example, with regard to the legal compliances, some of the documents are not consularized. Some of the documents are not translated into our into English language. No? So we had a hard time reviewing these documents which are submitted in Chinese. No? So with regard naman dun sa kanilang financial capacity, we required them to comply with the equity requirement or to show proof of set-aside deposits which they have failed to comply. Paliwanag naman ni De Rosario, joint venture ang nais nilang sistema para tiyaking tapos ang rehabilitasyon sa 2021 at hindi sa taong 2022. Hindi na rin naman nila anya pinapansin ang batiko sa umano'y mabagal na rehabilitasyon hanggat tiyak ang maayos na reconstruction ng Marawi City. With regards to criticism na mabagal, yung ganitong klase naman ng na scenario, wala talagang mabilis na rehabilitation na pwedeng gawin ng gobyerno. Sinasabi nga nila, pinapastrack natin through the joint venture agreement. Yung iba naman nagre-reklamo, bakit daw pinapastrack at inaapura. So dumb if you do, dumb if you don't. Pero ang sa akin, as chairman of the Task Force Bangon ng Marawi, I would like to pastrack and complete as early as possible. Kung pwede nga, by 2020, December, kung matatapos na ito, so that the Maranaos, the residents of Marawi City can go back and live normal lives. We are doing our best to fast-track everything, but and yet there are some who would like to criticize, but that is fine because we are in a democratic society and we welcome constructive criticism so that we can do some interventions if ever we are not doing the right thing. But as far as the task force is concerned and all the agencies and departments under it, we are all one in saying that we are doing what is best for the Marawi City and the people of or the Maranaos.
Nakita naman sa ipiniresentang video clips ang pananatiling matatag at mataas sa pag-asa ng pagbangon sa bangungot ng gera ng mga taga Marawi. Maging ang mga sundalo ay tinuring na tila ng mga taga DSWD dahil sa pakikisalaymuha sa kanila. Sa kasalukuyan ay may 200 e-trike ang ipinagkaloob ng Department of Energy sa mga apektadong pamilya. Namahagi na rin ang tigsa 10,000 pisong kapital mula sa mahigit 300 pamilya para sa pagtatayo ng sari-sari store, bakery at panahian. Habang gagamitin naman ang mga nakumpiskang kahoy na donasyon ng DNR sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Mahigit 4,000 pamilya ang nakatira sa temporary at permanent shelters sa lugar. Rocky Ignacio para sa Bayan. Bicameral Conference Committee, ipinagpatuloy ngayon ang pagtalakay sa mga nakitiripang mga probisyon ng panukalang Bangsa Moro Basic Law. Ang update niyan mula kay Marita Boahe. Marita. Alex, katulad ng sinabi ni House Majority Floor Leader Rodolfo Perinia sa kahapon, dito ang gagawin ngayong araw ang ika-apat na araw ng Bicameral Conference Committee meeting ukol sa Bangsa Moro Basic Law o BBL. Nakaschedule ito magsimula ng 1:00 ngayong hapon, ano? Pero sa ngayon, nagsisimula pa lamang dumating ang mga dadalo dito. Ayon kay Perinia, nagsuspend sila ng kanilang meeting ganap na alas 11 kagabi, pero wala pa daw clean copy na nagawa, ano? Dahil nga, May mga bagay pa silang kailangang i-resolve ngayong araw na ito, katulad ng mga issue tungkol sa telecom, gaya na rin yung tungkol sa mga franchises at may mga iba pa. No? Pipilitin nila umanong ma-resolve ang lahat ng mga ito ngayong araw na ito at magkaroon ng clean copy by tomorrow. Samantala, kanina ay nagpa-interview itong si Bangsa Moro Transition Commission Chairman Gadzali Jaafar at sa ngayon ang sabi niya, hindi naman daw watered down ang tingin na nila sa BBL kahit pa natanggal yung mga provision na hinihiling nila sa ating mga mambabatas. At ayon pa dito, tanggap na nila yung version na iniyahain ngayon o pinag-usapan ngayon dito sa BICAM. Pinahayag na nga ni Senator Nick Zubiri na sa ngayon 95% na complete na sila sa Bangsa Moro Basic Law Amendment. Matatanda ang kahapon na pumunta yung BICAM panel na sina Senator Soho Pimentel, Zubiri, Representative Rodolfo Fariñas, Khalid de Vaporo, Vice Sandra Sema, kay Pangulong Duterte upang hingin ang guidance ito sa issue ng teritoryo. Sa huli ay nagkasundo ang mga ito na i-adapt ang House version kung saan magsasagawa ng isang plebiscito sa rehiyon na nakakasakop sa 6 na munisipalidad ng Lanao del Norte at 39 barangays ng North Cotabato kung nais nilang maging bahagi ng BBL. Ayon pa kay Parinias, ano, pipilitin matapos ang BICAM na ito ngayong araw na ito. Magkagayon man, maaaring abutin pa ito ng hanggang Lunes para ma-finalize ang lahat ng mga pinagkasunduan at Martes target na maisumitin na ito kay Pangulong Duterte upang mabigyan ang Pangulo ng sapat na panahon na ma-review ito at mapirmahan na bago mag-sona sa July 23. Yan ang pinakahuling update mula dito sa Kamara, Marita Moahe, para sa Bayan. Maraming salamat, Marita Moahe. Samantala po, kumpiyansa ang Department of Health na malaki ang maitutulong ng panukalang Universal Health Coverage para mapabuti pa ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga Pilipino. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, mahalaga ang magiging papel ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil sa ilalim ng panukalang batas, ito na ang magsisilbing national purchaser o tagabili ng mga serbisyong medikal. Mas kakailanganin na rin umanong palakasin pa ang health service delivery network ng Estado upang mas maisaayos ang medical access ng ating mga kababayan. Dapat na rin umanong ayusin ng PhilHealth ang koleksyon nito upang maging financially stable ang ahensya sa magiging bahagi nito kung sakaling maipasa ang panukalang batas. Kailangan natin paunlarin pa ang PhilHealth. At ginagawa po natin ito, yung collection efficiency ng PhilHealth po ay pinatataas natin yung kasanayan sa pagkolekta. At demanda na po natin ang mga korporasyon na either under-reporting ng kanilang mga empleyado o hindi nagbabayad ng tamang contributions para po sa kanilang mga manggagawa. Muli tiniyak po ng pamahalaan na walang itatayong kasino sa Boracay. Risarap ng puspusang rehabilitation ng isla. Higit ni DILG OIC Eduardo Anyo, mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi na hindi pahihintulutan ng pamahalaan ang konstruksyon ng anumang kasino sa isla ng Boracay. Maging ang mga miyembro ng gabinete umano ay tutol rito. Lalo pat ang Boracay Island anya hindi isang pasugalan. Una rito ay napaulat
ang paglulunsad ng isang resort casino project sa Barangay Manok-Manok na pangungunan ng isang kumpanyang nakabase sa Macau at ng partner nitong Filipino company. Sa kasalukuyan, patuloy pagsasaay sa isla kabilang na ang sewerage system at mga kalsada nito. Bantala, sinimula dang ipinamahagi naman o ipamamahagi sa mga jeepney drivers at mga operators ang gas subsidy silalim ng pantawid pasada program ng gobyerno. Bawat public utility jeepney na may frankisa sa LTFRB, nakarehistro sa LTFRB, ay makakatanggap ng 833 pesos na cash subsidy kada buwan. Likambas, katumbas ng nasa 5,000 piso sa buong taon ng 2018. Sa 2019 naman, tataas sa 1,709 pesos ang makukuha ng mga beneficiaryo o 20,500 pesos sa buong taon. Para ma-claim ng pantawid pasada beneficiaries ang kanilang card para sa cash subsidy, dapat lamang silang lumagda ng isang oath of undertaking at magpresenta ng valid IDs. Mababatid na kapon, nilagda ng LTFRB, DOTR, DBM, DOE, Department of Finance at ng Land Bank of the Philippines ang Joint Memorandum Circular na magbibigay ng cash subsidy sa mga lehitimong jeepney franchise operators. Hakbang ito ng pamalaan para maalalayan ang mga tsuper sa epekto ng excise tax sa langis bunsod ng Crane Law. Sa ibang balita, mga smuggled produkto at mga beauty products na nagkakahalaga ng mahigit 66 million pesos, nasa batbuyan ng Bureau of Customs. Ang sentro ng balita niya mula kay Kenneth Pasyente. Yes, Kenneth. Angelique, nasabat ng Bureau of Customs sa mga iba't ibang smuggled na produkto. Ilan nga sa mga ito ay dalawang containers na naglalaman ng mga beauty products mula sa South Korea. Ayon sa BOC, hindi naman raw peke ang mga ito. Pero nang tanungin ng consignee na Scadi Trading ay wala itong maipakitang permit mula sa FDA. Kasama rin sa mga nakumpiska ng BOC ay mga smuggled na peking relo, pabango, mga damit o yung mga ukay-ukay, sapatos, LED lights at mga peking bag. Sa kabuuan ay 7 container ang naharang ng customs na naglalaman ng mga nasabing smuggled na produkto at nagkakahalaga ito ng 66.4 million pesos. Sa ngayon, Angelique, ay naghain na ng criminal charges ang BOC laban sa mga consignee at maging sa mga custom brokers na sangkot sa illegal na aktibidad na ito. Muli namang nagpaalala si Commissioner La Peña sa mga illicit traders na hindi nito palalampasin ang kanilang mga illegal na gawain. Mula pa rin dito sa Maynila, Kenneth Pasyente para sa Bayan, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente. Samantala, ipinaalala po ng DOLE, Department of Labor and Employment, sa kumpanyang PLDT na kailangan itong ipatupad ang regularization ng kanilang mga empleyado. Inig ito ng DOLE kasunod ng naging dialogo sa mga empleyado ng PLDT at sa mga natanggal nitong mga kawani. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa Sentral ng Balita. Muling kinalampag ng mga napatalsik na empleyado ng Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT ang tanggapan ng Department of Labor and Employment. Ito ay para muling umapila sa ahensya na aksyonan ang kanilang naging kapalaran sa telecommunication giant. Dahil dito, nakipagdialogo ang DOLE sa mga ito at idinulog ang kanilang mga hinanaing. Pusulit natin yan, ibalik natin yan, again, magawa tayo ng Naglabas na rin ang DOLE ng clarificatory order para ipaintindi sa PLDT na hindi nila pwedeng tanggalin ang kanilang mga contractual employees at sa halip ay dapat maregular ang mga ito. Ang ginawa nila, they directed all employees whom we considered under the decision as regular employees to apply. Kami na, or in compliance with the order of DOLE, we now ask you to apply to become our employees, which is not the right, you know, action on their part. Giit pa ni Bellio, maaari pang umapila ang PLDT pero ituturing na nila itong irrelevant. Hihintayin naman muna ng PLDT ang kopya ng clarificatory order bago sila maglabas ng opisyal na pahayag. Nakahanda na rin ang tulong pinansyal para sa mga natanggal na empleyado. Pwede na ho nilang kunin because meron na po kaming order sa cashier namin na i-release yun.
kasi nahimay na ho yung listahan and how much. I think the cash band was about 52 million. Tila nabunutan naman ng tinig ang ilan sa mga empleyado sa mga ginagawang hakbang ng Labor Department. Maganda yung nangyari dun sa mga listed na magpapasa ng manifestation na dapat isama rin sila dun sa listed. Na maganda naman yung naging sagot ni Department ng DOLE dun sa mga unlisted. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.